Hello, hello, Sir Archery Pineda. Stay blessed. At maraming maraming salamat sa pagkakataon na matry ang pinagmamalaking archery. O, diba? God bless. Hello guys, what's up? Nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video, guys. So, nandito tayo ngayon sa, ayan o, MM Cruz Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. 100 meters lang to from Joner's Supermarket, yung crossing ng Lulumboy. Yan, lalagay ko sa description, guys, yung Google Map kung gusto nyo pumunta. Yan. Sa ngayon, ah, magbabar check tayo. Ayan o, magbabar check tayo ng Fox Eye Salomon. Pero bago yan, guys. So ayan guys, wala nang intro, diretso tayo sa bike check video ng Fox Eye Salomon. So ayan guys, ang ating bike check, oh. Ayan oh, bagong-bago. Bagong-bago sa aking paningin ang Fox Eye Salomon. So nakakaalala ko yung isdang Solomon. Nakakagutom. Ayan oh. So sisimulan natin ang bike check, syempre sa kanyang frame. So kung makikita natin, glossy ang ating frame, glossy black. Ayan, kumikinang oh. Ayan, kumikinang, nakikita nyo naman. At merong konti siyang gray saka light gray yata, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, oh. At dito sa kanyang head tube, ayan, straight ang ating head tube na merong nakasulat na Fox Eye. Ayan. Tapos, makinis. Ayan, pag kinapa mo, makinis. So, parang ano, pag nilapitan natin, guys, hindi siya pala glossy black. Para siyang may glitters effect. Ayan, nakikita nyo, guys, oh. Kita nyo ba sa video? Ayan. At dito, meron siyang maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan, dito nakalagay ang kanyang model na Salomon. Ayan, kala ko kahapon, Solomon yan. Binalikan natin yan kasi nakita natin, bago lang sa aking paningin to. Size nga pala ng ating bike ay 29. Ayan. So, yan, makinis dito. Makinis. Parang patriangular yung kanyang top tube. Ayan. At dito sa taas ng top tube, meron tayong makikita ng double batted aluminum technology. So, at dito guys, may makikita tayong mga hand painting welding. Akala ko hand welding, pero painting pala yung nakalagay. Tapos makinis to pag kinapa natin, guys. Ayan. At dito sa kanyang seat tube, ayan, kita pa rin natin yung uod ng pagkaka-welding dito. Ayan. At ang size nga pala ng ating seat tube ay 15.5. Kung hindi ako nagkakamali, small to. Ayan, pakitama na lang ako, guys. Tapos, 29 din, aluminum. Aluminum ang ating frame. Tapos, dito may lining lang, paikot. Ayan, parang light gray yata to or light blue. Parang nahihirapan tayo i-distinguish yung kulay. At dito, meron din siyang mga uod ng pagkaka-welding. Ayan, dito nakalagay ang brand ng bike natin, Fox Eye MTB. At ang model ng ating bike na Salomon. At hindi mawawala syempre ang malaking brand name na Fox Eye. Internal cabling nga pala ang ating ano, guys, ang RD natin. Tapos ito yung preno sa likod. Tapos mayroong isang sa bakante sa kabila, ayan. So kung bibiling ko tong bike na to, etong hydraulic brake sa likod ilalagay ko dito. Kagaya ng ginawa ko sa bike ko. Ayan, para wala nang nakadaan dito sa ilalim. Ayan. Tapos, dito lumabas yung ating RD. Ayan. At dito dumaan sa ilalim ng chainstay. Sa chainstay may makikita tayong Salomon. Ayan. Tapos sa seatstay may makikita tayong Fox Eye. So, napakasimple ng design ng ating frame. At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ang suspension fork niya, guys, may manual lockout. Tapos, baka lang ating crown, baka lang arc, baka lang lower, pati stanchion bakal. 100mm ang travel ng ating stanchion na kulay black, nakikita naman natin. At ito, Fox Eye. Sticker to, guys.
yung nakikita nyong design dito sa ating suspension ay sticker lang. Ayan. Ayan o. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ayan, medyo malikabok lang guys. Ayan. Ang hubs natin ay alloy na quick release. Hindi ko makita kung silvering guys. Kasi nakatago ng ating goma. Ito goma o. Ball bearing pala. Na, nakita ko na guys. Ball bearing ang ating hubs na alloy. Tingnan natin kung may tatak. So, walang tatak ang ating hubs. Ayan, lagyan natin ng tatakbuhin yan. O, oh, diba, diba? At bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes ang ating alloy hubs na walang tatak. Baka lang ating spokes. Ayan. At ang rims natin ay gawa ng Fox Eye na double wall alloy na 20 mm ang hindi ako nagkakamali. At ang gulong natin, tingnan natin, ang size niya ay 29 by 1.95. So hindi pa niya sinarado na 29 by 2.0, 'di ba? Wala akong makita ng tatak ng gulong, guys. Wala talaga, promise. Wala, kahit dito sa kabila, wala. Dito naman sa kabila, wala din. Wala o. Oh. So, tingin tayo sa kabila. Ayan, ang hubs niya guys, ganun pa rin, alloy, na walang tatak. At bilangin natin ang tasbo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes din. Ang ating alloy hubs na walang tatak. Quick release. Ayan, naka-quick release na. Fox Eye na double wall alloy na rim. Tapos gulong na 29 by 1.95. Wala talagang tatak yung ganyang gulong guys. Palagay ko Kenda to. Ayan, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang Cogs. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed na 11 to, tingnan natin, 42. Eh, laban to sa bundok. 10 speed, 11 to 42. Nagawa ni Sunshine SJ. Ayan, Sunshine SJ ang ating cogs. Ang ating RD, ayan, malikabok lang. Senza MX-10. Na oversize ang pulley. Parehas. Ayan guys, parehas oversize. Plastic ang ating pulley. Ang kadena natin ay may letter D. Kung nakikita nyo guys, may letter D ang ating kadena na ang tatak ay 10 speed YBN. Ayan, YBN pala o. Oh. Yan, sabi sa akin, magandang klase daw yan. At ang ating crankset ay Ragusa R600 bata. Oh. Ayan, alloy ang ating crank arm, 170mm. Square tapered, naka-chain bolt. Bakal ang ating chain ring. Kung hindi ako nagkakamali, 32 to. Ayan, 32 teeth na chainring na narrow wide. Bakal to, bakal. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Alloy ang ating seat clamp. Ayan. At ang ating seat post ay gawa ng Fox Eye. 27.2 kung doon ako nagkakamali. Bakal. Ayan. At ang ating pedal ay Tick Plus. Ayan, Tick Plus lang yan na ball bearing. Ayan, no? At ang ating upuan ay Fox Eye. Na medyo maliit. Ito, medyo maliit lang yan. Yan, na matulis. Makapal yung foam niya guys, na medyo matigas. Yan, manipis yung pisngin dito ng puwet. Yan, o, tigas o, lambot. Tigas, lambot. Tigas, lambot. De, pero matigas siya guys. Yan, pinipisil ko eh, saka makapal. Pero dito, ayun, makapal din dito. Makapal, makapal. Yan, parang sarap upan nito, kapal eh. Tapos may mababaw dito na kanal. So, dyan dadadaan ng ihi mo. At dito tayo ngayon sa handlebar. Handlebar niya, guys, alloy. Alloy ang handlebar. Kung ako nagkakamali, 700mm to. Ayan. Na low rise yata to. Low rise. Nagawa ng Fox Eye. At ang ating stem ay Fox Eye din. 90mm alloy. Alloy yan. Tapos ang ating headset, alloy itong ibabaw. Tapos may dalawang 10mm. Na spacer. Ayan, tapos flat yung dust cover nyo. Ayan o, sa mga mahihilig sa flat dyan. Naka-hydraulics brake nga pala to, guys. Hydraulics na, brakes pa. So, gawa yan ni Logan. Preno to ni Wolverine. Ayan, preno to ni Wolverine. At syempre, sa kabila, ganun din, Logan.
ang kanyang handle grip, guys, gomang-goma to. Matigas na grip, matigas na goma. At ang shifter niya, guys, ay nag-iisa lang. Nag-iisa lang siya sa bike na to. Ayan, Senza MX-10A. Ayan. So, nag-iisa lang yan. Parang yung asawa ko, nag-iisa lang sa puso ko. Di, biglang ganun eh, no? Ayan, no? At punta tayo sa kabilang side ng bike. Ito, guys, ang kabilang side ng bike. Ayan, no? Makikita rin natin dyan ang kanyang rotor. Ang rotor niya, guys, 160 mm. Wala akong makikita ang tatak. Ang nakikita ko lang, itong arrow. Ayan, 160 mm ang kanyang rotor. At ang kanyang caliper ay siyempre gawa yan ni Logan. Ayan. Ayan, gawa yan ni Wolverine na naka-post mount. Ang ganda nung ano nyo, nung pinagkakabitan ng caliper, oh. May design dito. At syempre, sa kabila, ganun din, 160 mm na rotor na wala rin tatak. Ayan, di ba, oh. At Logan na caliper na IS mount. Ayan, gustong-gusto ko ang IS mount kasi safe na safe siya kapag na-lost thread mo yung pinagtutornilyohan. Magpapalit ka lang ng mount. Hindi kagaya sa post mount, pag na-lost thread mo yon eh mahirap na. Baka magpalit ka pa ng buong frame o kaya buong shock. At ito yung kabilang side ng ating crank set. Ayan, 170 mm na alloy crank arm na square tapered. Uy, ang lapit. Ang lapit ng clearance, guys, kung nakikita nyo. Di ba? So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan dito sa ating bike check ng Foxeye Salomon. So, silipin uli natin. Ang ganda nito, guys, oh. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng Foxeye Salomon. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 13,500 pesos lang. Dito lang yan sa MM Cruz. Ayan, ilalagay ko sa description ng kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gustong mag-avail nung gandang-ganda ko dyan na Foxeye Salomon. So, marami pa rin sila dito binibenta, guys. So, ayan, oh, oh, di ba? Oh, ayan. May bike, may frame, may rim set. Okay? So, yan, hanggang dyan na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung masasabi nyo sa ating binay-check na Foxeye Salomon. At pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So, hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Bye-bye! Gugush! Paalam!